years nyo pang relasyon may isang beses na pagod po ba kayo sa isa't isa? Maraming beses. Hindi lang ho isang beses, maraming beses. Sa 3 years nga. Doon sa 3 years, yung past 3 years namin, na sinabi pa po kanina na on the rocks, ilang beses na po kami muntik magwala. Pero hindi ako. Hindi ako ayaw niyang pumayag. Ako give up na ako. Kasi, kumbaga, sa case na ako yung mas matured, ako yung mas nahihirapan sa relationship. Tapos siya wala siyang experience na madami para mag-handle ng relationship. So parang ako yung nag-handle, eh mas matanda siya sa akin. Tapos dahil napagkamalan ko siya, siya yung lalaki na mag-handle ng relasyon. So parang sa akin napunta, so mabigat siya sa pakiramdam. Parang nabigatan ako. Gusto kong sumuko, pero ayun yung sumuko. Kaya we're here now. Kailan ka huling nagsinungaling? Ako? Ikaw? Kailan? Kailan ka huling nagsinungaling? Ako sa GC. Nung nagkaroon tayo ng GC kasi kailangan natin ng pa-entry yun. Ewan ko lang siya. Hindi pa lang kung sinungaling ko siya. Sinungaling ko siya. Wala din naman kaming pagsisinungalingan. Wala. Wala. Galing na taga siya yung taga-bunot. Kaya, ah? Aba! Sa klase ng relasyon na meron kayo ngayon, we all know na hindi po lahat nagla-last forever. Napag-usapan nyo din ba yung mga pwedeng mangyari in the future? O ready din po ba kayo sa possible na mangyari sa darating na mga taon? Napag-uusapan, minsan, na kung sakaling pag may nagkagusto siya sa iba o nagkagusto ko sa iba. Kaya lang, sa ngayon, kasi hindi namin nakikita yun. Hindi namin naisip. Naiisip naman. Kumbaga, kaya nga natin ang pag-uusapan. Pero kumbaga, hindi namin nakikita na mangyayari yun kasi may mga nagtatanong din naman. Pero, basta hindi, wala pa. Sino madalas mag-sorry? Siya. Siya yung madalas mag-sorry na nung third anniversary namin, hindi niya maintindihan. Nakakala niya it's negative. Madalas siya mag-sorry. Kasi madalas din siya magkamali noon. Noon, pero sa ngayon, madalas mag-sorry. Wala. Magchuchungit ng kaming dalawa maya-maya. Wala na din. Pag sinabi kong mainit ulo mo. Ayaw na niya yun kasi alam niya mas mainit ulo ko pagkatapos na niya. Tsaka pag siguro pag nagkakaroon lang tayo, pareho kami may mga sapa. Admin Liz, sa dinadam, eh dami-daming maniligaw mo po, admin. Bakit si admin si Mabot po? Hindi ko din alam. Oo nga, meron pa akong manliligaw na iniyak anak ko kasi matagal siyang nanligaw bago ko ito nakilala. Pareho din sila. Ay, hindi pala. Ano yun? Mas tibo yun siya. Kaya lang. Hindi mo din yun kasi. Hindi mo ka... Oo. At saka, ewan ko ba, nung nagkaanuhan kami dalawa, nung parang nagkaintindihan kami dun sa ano, kinilig kami sa isa't isa. Ewan ko. Dun na, dure-duretso. Hindi ko alam bakit. Pero marami naman ako maliligaw that time. Hindi, parang nawala din kasi yung trust ko. Yung trust ko kasi guys, nawala sa, lalo na sa lalaki. Nawala talaga. Pero may maniligaw akong kalahi niya. mas lalaki yun. Kilala ko. Kilala niya din kasi hindi naman ako naglilihim. Tumatawag kasi yung parate. Kita mo ba si Admin Jo? Bibistida? Nag-dress bago pa yun. Hindi talaga never. Ako madress. Hindi siya nagde-dress, nagsho-short siya ng maiksi, pero never siya nagde-dress. Hindi po hindi talaga magbabagay sa akin. Kasi wala kang? Puwet. Bam-bam. Kaya bam-bam. Kaya bam-bam yung tawag ko sa kanya. The reason why bam-bam. Ay, nasa pong puwet ko. Dahil yung puwet niya ay hindi kalakihan. Pero malaki naman yung balaki niya, so it's okay. Nag-bistida lang siguro ako ng high school, ng GS namin. Kasi hindi pwede mag-bistida. Sumagi ba sa isip mo noon na darating tong araw na magmamahal sa kapwa mo babae? Sa akin, never. Sa akin, yes. Kasi dati, nilalapanan ko nga siguro. Nagka-crush ako nung babae, pero in a way na, alam mo yung feeling na, ay, ang ganda niya, sana ako din, yung ganun. Ay, ang sexy niya, sana ako din, yung gandang-ganda ka, ganun. Pero yung sabihin mo na magkakaroon ka ng relasyon noon, kailangan talaga ng ilaw na. Papailaw. Madilim na talaga guys, so we need light. Ayan pala may na yan. Oh, okay. Ang oras siya ba? Bilis ano?
Na 6 pa lang, ang dilim na. Ang dilim na, 6 o'clock pa lang. Pero bakit tayo walang ilaw sila? Kasi ay, wala pa. Wala talaga dito sa party. Next. Boss, ano ang feeling na nagmahal ka ng kauri mong babae? Same. Ang mas lamang lang po para sa akin ha, based on my experience, kasi nga marami na akong experience sa lalaki na yung hindi naman lahat puro seryoso, pero kumbaga yung ano, yung trust kasi, yun yung na-gain niya sa, ayun yung na-gain ko sa kanya, yung trust. Siguro na ibalik niya yung tiwala ko kung paano ko magmahal ng sobra. Kasi sobra-sobra ako lagi magmahal at saka nakikipagrelasyon ako, hindi pang mabilisan, pang matagalan. So, parang na ano niya yun, naibalik niya yun sa akin kasi meron akong trust issue. Ganun. Sa'yo, Mike. Ano ba tanong? Ano yung feeling nga? Feeling? Mapagmahal kasi siya. Mapagmahal. Bakit eh, hindi ba mapagmahal yung lalaki? Mapagmahal? Hindi, kasi nagkaroon nga ako ng trust issue. I mean ba, tinatanong nila, ano yung feeling na nagka-relasyon ka ng same mga babae? Ano yung pakiramdam mo? Eh, sa akin, same lang naman sa lalaki. Problema lang kasi, nawala nga yung trust ko kasi nagkaroon ako ng trust issue. Kasi nga, ilang beses ako nasaktan, pero siya, ewan ko sa side niya kasi... Hindi, nagkaroon ko rin naman ng boyfriend eh. Hindi naman kasi yung mabilis. Ah, madali. Matagal. So, ano ang feeling na may ka-relasyon kang babae? Ano pakaramdam mo? Mas madali siguro ayusin. Kasi marami tayong common. Oo. Parang kasi kayong babae. Hindi maraming common. I mean, yung ugali kasi ng babae, mas madaling pakisamahan kaysa sa lalaki. Kasi yung lalaki, iba yung ano ng lalaki. Pagdating sa silusan, alam niyo na yun. Diba? Admin Jo, paano mo sinabi kay Admin Liz na may gusto ka sa kanya? Kanina nga, pareho lang yun kanina. Walang ligawan. Walang ligawan, pero sino ba ang nag-I love you? Ikaw? Ako ba? Yes, sa text. Oo, oh, ako. Eh, gusto ko na siya. Kinilig. Nung nagtanong ako sa kanya, kinilig siya. Tapos feeling namin pareho na kami ng mutual ng feelings. Pero para sa kanya, kami na pala. Tapos magka-text na kami, yun. Panay I love you ng buwang. Naramdaman nyo na rin ang panlalamig sa isa't isa. Before nga dun sa 3 years, di ba, on the rocks. Ganun. Nag-jacket lang kami para nun. Uminit ulit. Malamig kasi. Malamig. Hindi. Ginu-joke pala yun. Ay, no. Sorry. Joke pala yun. Hindi niya gusto. Kasi ba, naramdaman nyo na ba yung panlalamig? Oo, before. Pero nag-jacket lang kami para nun. So, slow. Slow move. Nagdalawang isip ka ba sa relasyon nyo? Sure, yes. Ako talaga yes kasi syempre naka-experience ako ng relationship sa lalaki. Tapos heartbroken ako that time. Tapos magulo, mabigat, ganun. Basta, mahirap. Guys, alas 6 pa lang. Ha? Pero ang dilim na. Winter kasi. Paano nyo hinahandle yung mga marites na kumuhusga? May time to go na din apektado kayo. Eto, ganito, explanation ko dyan. Wala namang humusga sa amin ngayon. Maybe, we don't know. So, diba? Isip lang siguro din. Siguro sa iba, meron. Pero wala naman kaming naririnig. As long as wala kaming naririnig, wala talaga kaming pakialam. At kumbaga sa family, both families naman namin is okay kami. So, we don't care sa iba. Kasi hindi ko kami mahilig sa mga toxic people. Kaya kung nakikita nyo, always kami lang magkasama. Kung may mga kasama man kami, nakikipag-friends kami. Pero kung tingin nila sa amin, hindi nila kami gusto, hindi kami mamilit. At saka hindi kami nag-i-explain. Kasi, for what? Ganon. We don't care. Anong first impression nyo sa isa't isa? Sa kanya? Nung una ko siyang nakita talaga dun sa ano, ang payat ng babae ito. Tapos ang tangkal siya. Ako? Siya? Ay, naku, alam nyo na. Kasi ano yan siya, madaldal talaga. Oy, hindi naman yung madaldal ng chismosa. Palakwento ako. Oy, palakwento nga kami. Mahilig kami mag-joker at saka magbiruan. Pero yung ako, daldal tagatawa. Na, tagatawa. Siya tahimik na tagatawa lang. Ganun. Gaano nyo kamahalang sa... Eh, kayo. Ano, yun siya po. Ayan na naman siya sa bibitok niya. Siya po yung mahilig magpabibi. Gaano nyo daw kamahalang isa't isa? Mahal na. Iniisip na namin yung... Hindi naman namin sinusukat yun. Siguro as long as nararamdaman nyo. At saka, naisip na namin yung future. Nandun na kami sa level ng future. Nasa level kami ng mga maturity.
So, 4 years niyong relasyon, may nagloko po ba? Yes. Wala naman, sa awa ng Diyos. Malapit na, gagawin ko na yun. Gaga. Gaga siya. Ayan. Sa 4 years na relasyon niyo, Admin, may nagbago ba sa pagkikitungo niyo sa isa't isa? Meron, in a sense na, nag-mature. Mula sa pagiging immature. Hindi naman immature talaga na asing sobra. Pero kumbaga, yung relasyon namin dati na parang hindi ganun katatag, hindi ganun ka-open, inayos namin this time na para maging okay lahat. Ganun. Yun, yun yung nagbago. Positive ang nagbago, hindi negative. Admin Liz, bakit ka na in love sa kapwa babae? Anong mayroon sa babae na wala sa lalaki? Ako naman kasi yung pagmamahal ko, hindi naman kasi yun instant. Kumbaga, step by step na yung nangyari. Kumbaga, parang habang tumatagal, lalong lumalaki. Ganon. Anong meron sa babae na wala sa lalaki? Maliban sa physical, magkaiba sila, syempre. Pero pagdating sa, siguro, marami namang similarities. Pero yun nga lang, parang ang easy mong mag-catch up pa yung dalawa. Kaysa sa lalaki. Kasi yung lalaki minsan, hindi ko naman nila lahat ha. Pero based on my experience, minsan mahirap mong paliwanagan. Kasi feeling nila, pag lalaki sila, sila yung masusunod. Eh ako kasi, ako yung tipo ng ano na, ang tawag nito, independent kasi ako. Yung lumaki ako yung nagdi-decision para sa sarili ko. So parang, pag nagbabanggaan kaming dalawa, kasi hindi niya ako maintindihan ang gusto niya, sundin ko yung kanya. Eh, pag alam ko na hindi yun okay, hindi ko susundin. Hindi naman dahil nagre-rebuild ako, pero, kasi di ba strong personality yung lalaki? Eh, ako kasi isa nakikita ngayon sa akin, strong ako eh. Kaya, babanggaan kami. Yun yung medyo ano ako sa lalaki talaga. Mahirap siya explainan, lalo na pagdating sa emosyon ng silosan. My God, kahit ano explain mo, mahirap talaga. May trust issue sila parati sa babae. Anong katangian ni Admin Jo kaya ang nag, ano? Kaya nagustuhan mo siya? Katangian niya? Understanding naman siya. Naman pa yun ah. Hindi, understanding siya. Tapos, yung pinakagusto ko, willing siyang matuto kapag mayroon kang sinasabi. Tsaka supportive siya kung ano yung gusto ko. Naandar din naman siya. Maliban lang sa pagpupuyag. Kasi talagang matutulog siya. No matter what. Yung mata ko yung naano. Kaya yung gagawin mo na lang, i-adjust mo yung sarili mo na kahit nagagalit ka na, sige. Matulogin mo lang para walang gulog. Ganun. Sa'yo. Ikaw mo yung magbabasa. Admin Liz, sa tingin mo, Admin, anong reason bakit napakasilusa? Maganda ako. Charot. Hindi, I mean, silosa. Hindi, parang ako silosa. Hindi, hindi, may pagkasilosa naman talaga siya. Pero hindi yung silosa to the point na wala sa lugar. Yung silosa, yung pagiging silosa niya, yung dalaklingi, yung ganun. Yung sweet na silos. Kaya, nakukyutan. Gusto naman niya. Nakukyutan ako sa reaction niya kasi. Kaya lagi ko siyang binubuli kasi gusto ko yung reaction niya. Ganun lang yun. Hindi para pag-awayan namin. Parang kanito, last question. Last na ba yan? Yes. Ano ugali ang gusto niyo sa isa't isa? Ikaw yung ugali sa isa't isa. Ugali niya? Yan nga, mag-bully siya, magpagmahal. Yun, gusto ko sa kanya. Ayun guys, sana narinig niyo, bully ako, pero gusto niya yun. Pero magpagmahal. Hindi kasi yung pagiging bully ko, hindi naman yung bully na... Yung sweet naman kasi yung pagiging bully ko, hindi naman yung bully na ano. Hindi naman ako nang bubully ng tao talaga na talagang lalaitin ko yung tao na hindi ko naman kilala. Hindi, yung binubully ko yung kung sino yung mga close ko, sino yung mga mahal ko, yun yung binubully ko. Kumbaga yun yung way ng aking pakikita ng pagmamahal, gano'n. Dami niya explanation. Pero yung kanya, syempre ah, para malaman naman nila kung bakit ako bully, baka isipin nila negative na bully yung ginagawa ko. Hindi ah. Joker naman, nagjo-joke lang ako tsaka yung ano lang, yung sweet na pag-bully, gano'n. Yung sa kanya, nagustuhan ko sa kanya, wala lang. Ayun lang guys, hindi. Napagmahal yan si Admin Jo. At saka, marami siyang ini-adjust para din naman sa akin. So, that's why. Lalo ko siya minahal. Ganun. Adjust for more. Adjust talaga. Adjustment talaga guys. Until now, nag-adjust pa rin naman kami. Kasi may mga times naman na, lalo na pagpagod ako. Siyempre, always akong pagod. Adjust lagi. Magkaiba kami ng situation kasi lalo na sa trabaho. So, talaga yung stress ko. Sobra-sobra. Pero, kahit paano iniintindi niya naman. Minsan nasisigawan ko siya. Mainit ulo ko, nadadala ko siya. Pero, Caribbean lang, mananahimik lang yan. Tapos pagalit na siya magsalita. Maya-maya, okay na naman kami ulit.
Di ba mga may sayad eh. Ganun talaga ang buhay. So yun lang guys, madilim na talaga. Sa mga gusto pa ng sa mga gusto pa ng mga ibang kalaman about sa amin, so comment down below na lang sa aming ano, sa aming video para may idagdag tayo. Basta yun lang. So happy anniversary, mind ko. Happy anniversary. Love you, love you. Yun lang guys, bye-bye. Thank you. Bye.